Hello, good evening guys. Meron naman tayong ayusin tungkol po to sa console type EC. Ang problema po niya guys, F0. Pero pinalitan namin yung PCB board guys kasi po yung fuse po ay sunog. So, ibig sabihin may problema. So, I think shorted yung motor. So, ngayon guys, pinalitan namin yung motor. So, kukuha kami sa ibang bila. So, nakakuha na kami. So, i-fix na namin yung bagong motor guys. So, bago natin i-fix yung bagong motor, kailangan natin i-off natin yung circuit breaker. So, ngayon guys, naka-off na yung circuit breaker. Meron din yung switch dun sa taas. So, pinatay ko rin. So, next naman, tatanggalin ko po yung cover ng evaporator motor para mapalitan natin ng bagong motor guys. Hindi siya bago guys. Kinuha lang namin sa kabilang sweet kasi po wala pong available, so dun lang kami kukuha para i-replace dito sa ibang apartment. So ngayon guys, tatanggalin ko muna yung tornilyo. I think 12 pieces na tornilyo. Hirap dito guys kasi po alanganin po yung space, yung manhole. Sa pagtanggal ng ano, kailangan po maliit yung screwdriver. So ngayon guys, natanggal po natin yung cover. So ang next na naman, proceed naman tayo dun sa mismong motor blower. Tatanggalin natin yan para mapalitan natin ng motor. Kasi po guys, kanina po nag FO error. So pinalitan namin ng PC board. Ganun pa rin, kaso lang hindi na nasunog yung fuse. So disconnect namin yung connection ng motor. Pero yung ibang error na naman. So pag i-disconnect yung connection ng motor guys, so ang error po ay F2. So ang ginagawa lang namin, lipat namin yung PCB board dun sa ibang EC. So pagkatapos, na-confirm po namin na sira po talaga yung evaporator motor. So ngayon guys, natanggal na po yung connection ng wire ng evaporator motor. So ngayon, tanggalin ko na po yung tornilyo. May 8 pieces na tornilyo po yan guys. Sa isang motor, 4 na tornilyo. So ang mahirap dun sa ano guys, sa mismong gilid. Kasi kailangan mo dukutin. Kasi ang hirap ng position niya guys. Oh, alanganin. Kasi po, medyo alanganin yung butas ng ano, designer dito. Hindi nila tiningnan kung hindi mahirapan yung maintenance. Mahirap ganyan guys. Yung ano, yung malaking butas lang dun lang mismo sa control. Kasi yun, control naman ang problema. Pero sana dagdagan nilang space dun mismo sa motor. Kasi mahirapan tayo magtanggal ng motor guys. So ngayon guys, natanggal na po yung mga screw na 8 pieces na screw. So
i-adjust ko lang yung blower para matanggal na po yung motor. So, tatanggalin ko po yung motor, guys. Unahin ko po ay pagtanggal yung bracket. May dalawang bracket po yan sa gilid, both side ng motor. Siya po ang nag-hold ng motor. So, ngayon guys, kukuha lang po ako ng screwdriver para matanggal po yung blower, both side. So before ko po ano guys, tatanggalin yung motor, kailangan ko po i-testiran po kung bakit po nag FO error or F0 error. So ngayon guys, tinistingan ko, meron po siyang reading na 124 ohms sa white and blue. Yung may reading lang ay sa white and blue lang po. So tinistingan ko po lahat ng wiring. Pag kailangan talaga may ano kayo guys, may analog kasi doon ninyo mismo makita yung pointer na meron po siyang reading. Kasi pag ito gamit nyo po ng or digital, hindi nyo po accurate yung meron po ba siyang hindi po ba siya open or close. Kasi pag ano yan, meron yung continuity guys. Pero sa mga gamit ng mga electronics guys, miss ano guys, analog multi-tester po. Mga kadalasan ginagamit ng electronics. O sa amin, ginagamit ko po ay analog multi-tester at saka clometer, dalawa po. At saka meron po akong ano, digital na meter. Kasi pag mag-trouble po ako ng television, kailangan po accurate po yung voltahe. Mahirap po yung ano guys, yung analog multi-tester. Hindi po siya accurate kasi kayo po lang ang magbasa kung ilan yung voltahe. Pero sa digital po, maganda po kasi accurate po yung reading niya po. So ngayon guys, tatanggalin ko muna yung motor. Kailangan po kailangan ko po ano guys, ang blower po, kailangan po i-adjust yung screw. Hindi po totally tatanggalin yung screw. I-adjust lang nyo konti para matanggal yung motor natin. Kasi meron siyang naka-hold yan guys. Pag hindi yan i-adjust, hindi yan matanggal yung motor natin. So, start ko na po tatanggalin yung blower guys para matanggal na natin
yung motor. So, sa kabila naman tayo guys, natanggal na po yung tornilyo. So, tatanggalin ko na po yung motor niya guys. Usog ko lang yung blower para matanggal na po yung motor natin. Yun, natanggal na natin guys. So, check ko muna kung saan yung rotation. So, meron naman rotation guys, meron naman naka-indicate na arrow. Kung saan yung arrow, susundin nyo po guys. So ito, itong hinawakan ko guys, ito yung pampalit natin, hindi ito bago, kinukuha ko lang po sa kabilang unit kasi po wala pong available ngayon, so dapat ma-refix natin to yung AC ngayon kasi po may tenant na dumadating. So ngayon guys, i-refix ko na yung motor natin. So kailangan ko lang i-balance yung blower. Pag hindi lang balance guys, so may tendency na masabit yung blower natin. Kailangan po, bago nyo po tatanggalin, kailangan nyo po tandaan kung ilan yung na-consume na what this metal doon sa mismong screw. Pag isagad nyo guys, may tendency na touching or dumidikit sa mismong body. Kailangan po siya balance both sides. So ngayon guys, na-fix na natin. Tinesting ko na po. Hindi po siya sabit. Kailangan po, bago kayo mag-close ng cover, kailangan nyo po i-test or bago kayo i-connect sa mismong control, kailangan nyo po i-check yung blower. May tendency po na mag-touch dun sa mismong body. So, okay na po siya guys. So, ang balance po, ikabit lang natin yung mismong wire. Yung connection sa motor guys.
So, ito na po siya, guys. Nakabit na natin yung motor natin. So, ang balance po ay yung connection lang po, papuntang control. So, i-connect na natin. Dapat naka-arrange yung wiring natin, guys. Meron po siyang holder. Parang ano, guys, parang clip na mag-hold dun sa mismong wire or cable. So, ipasok po natin yung cable natin para matestingan na natin, guys. So, okay na siya, guys. Tinestingan ko din. Manual testing po. Para hindi po siya sabit yung blower. So, ngayon, guys, testingan na po natin. Panda rin. So, iwan natin yung circuit breaker. Punta naman tayo dun sa mismong thermostat, guys, para masit natin. So, isit lang natin sa 18. Yun. Maandar na po yung unit natin, guys. Yun. Ang problema lang sa if O or if 0 error. Kasi po, yung pag pinalitan po namin ng PCB, ganun pa rin yung problema. So, next naman yung target namin, yung mismong evaporator. Kasi po, may tendency may problema yung evaporator motor. So, ngayon guys, bago ko po i-refix yung cover natin sa ilalim, i-off ko muna yung bracket. So, ikabit ko na po yung ano, guys, yung cover natin. So, okay na po. Nakabit na po natin yung cover. May balance lang po konti sa mismong gilid. Medyo mahirapan tayo dito kasi wala po siyang space. Kaya konting space lang po siya, guys. Dapat may ano kayo, maliit na screwdriver para madukot nyo po sa ilalim. Kasi pag puro lang mataas yung screwdriver nyo, mahirapan po kayo na pagbalik ng screw. Kasi sabit po doon sa mismong ceiling. Kailangan dapat
meron po kayong maliit na screwdriver. So ngayon guys, okay na po yung cover natin, na fix na po natin. So ang next natin ay tingnan ko, i-fix ko muna yung mismong cover ng control natin guys. So nandito yung mga screw, so tinanggal ko po. So ngayon, i-refix ko na po yung mismong cover niya po. So ngayon guys, na-fix na po natin yung control cover niya po para maiwasan natin na mabasa yung control natin. Kasi meron po yung siyang PCB. May tendency na magli-leak yung, I think, yung rooftop. May tendency na mabasa yung PCB natin. Kailangan may cover po yan. So ngayon guys, tinisting ko na po. Yan ko na po yung circuit breaker natin. So, yun ko na po yung thermostat natin. Ngayon guys, okay na po yung unit natin. So, ito po pala yung lumang motor. So,
Ito po yung circuit breaker natin, guys. So, tingnan natin doon sa mismong thermostat. Okay na po siya. Wala na po siyang if zero error. So, punta naman tayo doon sa mismong easy grill. So, okay po. May hangin na po. Okay na po yung unit natin, guys. Bye-bye.